Ito yung sa harap ng Quiapo Simbahan. Ngayon ay ang kanyang anak na si Ate Papi. O diba ang tindog? Ito yung parang palengke nila. Yung pansitan ni Aling Waway. Nandito tayo ngayon sa Recto Avenue dito sa Manila. Pupunta tayo ngayon dyan sa may Quiapo, Manila para i-update natin yung mga pagbabago dito. Dito pala sa Recto, nakikita nyo itong mga naka-display dyan, no? Yan yung mga paggawa ng mga docks dito. Docks. Yung sabi nila, ito daw yung Recto University. Dahil pag dumaan ka dito, paglabas mo, meron ka ng diploma. Pero marami pa dito yun, no? So, driver's license, PSA. So, pakita natin ngayon itong itsura ng isitan. Ito yung ongoing na pagpapaganda. Kaya mo naman dito, bagong pintura na. Alright, nandito na tayo sa Recto. Sa harap, ito po yung Far Eastern University. So ito siya, ito yung sidewalk ngayon, wala na mga vendors dito. Ito naman yung harap ng Isitan. Talagang sikat itong Isitan Mall dito dahil malapit sa University Belt. Kaya naman talagang dinadagsa to. At marami ding natuwa nito dahil pinaganda na yung Isitan, lalo na yung harap dito. Tara, ikutin natin to dito hanggang doon sa may Quiapo. Alright, so dito mag-U-turn lang tayo. Pakita ko sa yung sitasyon dito sa ilalim ng Recto Station. Ayan, no? Grabe, nasira yung center island dito. Dahil yung basura. Ito yung south entrance ng LRT Recto. Maganda na rin yung flooring ng sidewalks nila dito. Total rehabilitation ang ginawa. Dito rin sa kabilang side. Oh. Ito naman yung papuntang Quezon Boulevard. Wala na mga tumatambay dito sa labas. QQ Mall dito. Ito yung sa tabi ng Isitan. Ito, marami pa rin mga obstruction dito sa kalsada. Ito yung kiniklearing dati. Mga natitinda ng mga helmet yun saka gilid. Ito yung sitasyon dito malapit sa Quiapo Simbahan. Light to moderate traffic kapag ganitong oras, mga alas 12 na. Kasi sa harap ng Sibal, bawal yung loading at saka unloading doon. Napunta tayo ngayon dito sa Carlos Palanca. Ito yung sa harap ng Quiapo Simbahan.
Dito naman meron tong underpass dito. Ito yung Victory Lakson eh. Kunto shopping area diyan sa baba. Alright, nandito na tayo sa Carlos Palanca. Dito 'yan sa may Quinta Market. Yung bilihan ng mga palengke nila pa. Dito 'yan. So habang papasok kayo sa Quinta Market, meron ng Jollibee dito. And then yung mga mahilig pala kumain ng mga yung mga palabok. Dito marami oh. Masasarap yung mga palabok nila dito. Yan, punta muna natin ah. Dito. Isa ito sa mga dinadayo na lugar. Sarap ng mga palabok dito. Crispy talaga yung mga lechong kawali nila. Legendary Quiapo. Ang dinadayo talaga ma'am ito. Jolly Dadas Eatery. Tinangan. Isa ito sa mga dinadayo. Lutong Maynila. Ang dami na pala mga vlogger na pumunta dito. So for 80 pesos, dito nyo mabibili itong palabok nila. Yan yung single order. Marami naman dito yan. No? Alright, nandito natin malapit sa Mercury Drag. Hindi mapuntang shopping center dyan sa baba. Pakita lang natin yung kung dito. Itong Mercury Drag dito sa Quiapo, matagal na to. Dito siya, bawal na yung loading at saka unloading. Dahil dito, exclusive para sa mga tao lang maglalakad dito sa area na to. Ito po yung Quiapo Simbahan. Wala na rin mga vendors dito. Yan yung mini-maintain nila dito sa lugar. Isa sa mga downtown dito sa Manila. Ay itong dinadayo talaga itong Quiapo, Manila. Ito yung patok ngayon. Itong hairpin. Magkano isang hairpin, ma'am? 35 po, 3,100, sir. 3,135 isa. Hairpin po ang nandito, 250. Ito, ma'am, binili nyo tapos kanina naglagay ng design. Tama ba? Ah, ganyan na? Ah, ganyan na po. Kumbaga, buy and sell lang. Matagal lang nauso to eh, itong mga BB. Nalagay mo sa hairpin, no? Noong Chinese New Year, marami to eh. Dito yung entrance ng Quiapo Church. Meron na rin parang police outpost dito malapit to. Organized na, wala na yung mga vendors dito no. Meron na siyang barrier. Meron din sa kabilang side. Dati kasi araw-araw yung clearing dito. Dahil yung mga vendors nandito malapit. Ayos pala, bago sila papasok dito, wala na masyadong mga vendors dyan. Dito tayo sa
Ito Villalobos. Ito naman yung Hidalgo. Meron ding sikat na bilihan dito yung dragon fruit juice. Ito yung mga dinadayo ng mga content vloggers. Oh. Ito. Ngayon ay ang kanyang anak na si Ate Pati. O diba ang team both third generation na? Guys, kasama natin si Aling Pati. Yan, si Ate Pati. Yan, tatanungin ko lang, ma'am, bakit po kaya madaming bumibili dito sa Dragon Food? Ito yung Hidalgo. Ito yung parang palengke nila. Dito sa likod naman, dito yung bilihan ng mga gadgets. Hindi mo lang makikita kasi puno ng mga vending stall dito. Isa rin dito sa sikat na bilihan ng mga pagkain dito sa Hidalgo, itong mga pansitan. Ito maraming gusto bumibili ito lalo na pag pang merienda. Ito, trending pansitan ni Aling Wawai. Literal yan, nakalatag na dito. Ito turo na lang. Magkano pansit, ma'am? 50 po ang order, sir. 50 ang order. Pag may itlog. Pag may itlog? Una pa lang yan, pe. Ganoon din sa palabok, ma'am. Magkano sa palabok? 60. 60, okay. Ano, nakalatag na, tuturo mo na lang. Hayaan mo na lang. Ayan nyo, kuya. Ito guys, papunta tayo ng Carriedo ngayon. Ito yung karugtong ng Carlos Palanca. Masigit pa rin dito, malapit sa SM Outlet. Oh. Alright, ito na yung Carriedo. Wait na natin yung sitwasyon dito. Ayan. Marami na rin pala mga tao dumadaan dito. Dahil na yung masyadong mga obstruction dito sa kalsada. Ito, punta tayo ngayon ng Avenida. Dati puno ng vendors din. Ayun, maluwag na. Ginawa na lang parkingan itong ilalim dito. Grabe yung mga vendors dito sa sidewalk, oh. So, dante ng Gonzalo Puyat. Dito yung karamihan benta ng mga electronics. Grabe yung sikip dito sa kalsada, oh. Nandito na tayo sa Evangelista Street. Grabe. Halos na sa kalsada na pala yung mga gamit na ititinda nila. Nakalatag na dito. Kaya ang sikip ng kalsada dito. Dito na sa kalsada naglalakad yung mga tao. Alam ko dati, nagkaroon na ng clearing dito, eh. Grabe, ang daming tinanggal, obstructions.